alas-alas 12 na nang kumalamang sikmura ko. Tsaka ko lamang naalala na walang laman ang tiyan ko kung hindi ang hotdog na tira lamang ni Candy kaninang almusal. Naging abala kasi ako sa pagkausap sa bride na nag-order ng wedding cake. Nagkasundo kami sa detalye ng cake, ganun din sa mga cupcake na talagang pinilit nito. She's a loyal customer and couldn't say no. Kaya imbis na lahat ng dessert, gaya nga ng naunang sinabi ni Hazel, cake at cupcake lang ang gagawin namin. Time consuming kasi masyado kung lahat ng dessert dahil bukod sa cake ay gusto rin nila ang chocolate chip cookies at muffins. Hindi naman bido ang dami ng aatin sa kasal, kaya hindi ko na rin tinanggap. Hindi ko na sinuot ang blazer dahil naiinitan ako. Hinayaan ko lamang ang suot na sleeveless bodycon dress. Total ay hindi naman ako maghahatid ng orders. Lalabas lang ako para kumain. Itinatali ko pa lamang ang buhok ko nang kumatok si Jeff, ang nag-iisang lalaking staff sa kitchen. Ma'am, may pagkain po sa labas. Pinapatanong po ni Ate Didi kung ano. Jeff is a senior high school student, taking up bread and pastry. At talaga namang hindi pito ang pagkamahiyain. Kahit sa akin, na halos ilang buwan na niyang nakakasama sa kitchen at nakikita dito sa cafe, ay hindi nga may itago ang nepios. Si Didi lang ang kalapit niya, kaya sina Hazel ay madalas siyang biruin na baka may gusto kay Didi. Dahil sa aming lahat, ay ilag siya maliban sa babae. Sakto, I'm starving. Thanks Jeff, lalabas ako para kunin. Iniwanan niya ako sa opisina, kaya agad ako nagpunta sa banyo para i-check ang aking itsura. Ang buhok kong nakamessy bun ay sinuklay ko para itali sa isang high ponytail. Nag-retouch na din ako ng mascara at lipstick. Gusto kong idahilan na hindi yun ang dahilan ng pag-aayos ko, pero sino ba ang niloko ko? Dati naman ay di ako ganito ka-conscious sa itsura ko. In fact, ayos lang na lumabas ako nang may magulong buhok. I let out a heavy sigh, then a smile of satisfaction curve in my face after seeing the result. Hindi na ako maputla. Ang nude makeup na inapply ko kanina bago pumunta dito at nag-compliment yung susuot kong dress at stilettos. Nang makontento ay lumabas ako, pero sinadya akong baggalan ang paglalakad dahil may isang specific na taong hinahanap ang mata ko. At wala talaga siyang text sa inbox dahil nasa spam yun. He texted me a couple of times all day. That day, he even called, pero busy ang linya ko dahil iyon ang oras na kausap ko sa phone si Eileen. He really waited and my stupid conscience is poking me. I shouldn't be guilty dahil hindi ko naman kasalanan na punta sa spam ang mga messages niya. But damn it, I am. Namataan ko si Ken Henley na nakaharap pa din sa laptop niya at mukhang maitim na type, pero nag-angat ng tingin, marahil ay nang maramdaman ng titik ko. Agad ako nagbawi ng tingin at nagkunwaring sinusuri lamang ang mga tao sa cafe. Nangailan-ngilan na lamang ang tao sa loob, kaya naman ang mga staff ay nakakain na ng lunch. Lumapit ako kay Hazel na sa counter pa din, nag-aasikaso ng inventory namin. Kung sino ang nasa counter, siya ang gumagawa ng daily basis sheet at halos lahat naman kami ay marunong nun, lalo na at accounting student si Hazel na tumigil pansamalatang ngayong taon para unahin pag-aaral ng ate niya na isang med student. Kumain ka na, Hazel? Itinigil niya ang ginagawa para ngisian ako. Oo, ma'am. Kanina, si Jeff mo nang tumao dito kanina. Pero ma'am, nakilala akong di pa nagla-lunch, anya. Sino? Ayun! Opa! Nasundan ko ang nginunguso ay wala akong nakita kundi si Kent. I sigh and try to sound normal as possible. Nangangalabit na naman kasi ang konsensya ko. Baka hinihintay niya na naman ako? O baka nag-assume lang ako? Siguro tinatapos niya lang ang kung anong trabaho sa laptop niya? Or what? And why the hell am I even thinking about it? Hazel? Ikaw ba ang duty nung isang araw? Wala pa akong absent, ma'am. Ako ang duty from 8 to 8. Bakit? Yung I bit my lower lip.
Hirap na hirap akong i-open, itanong ang tanong na gusto ko dahil baka kung ano pang isipin Hazel. Yung cleared my throat. Yung lalaki kanina. Doon sa table na, ano, itinuro mo? Nandito pa siya nung isang araw? You know, napansin ko lang kasi na madalas siya dito at, alam mo na, yung may laptop, ma'am? She flashed her usual white grin. Hinahanap ka? Yan din yung humingi ng number mo eh. Tsaka naghintayan ni maghapon. Bago kami magsara, nagtanong kung pwede daw pa kayong tawagan sa bahay. Kaso, hindi ko alam ang landline niyo eh. Hihi. Lihim ko nakagat ang pang-ibang manlapi ko. Damn, messages on spam. Kung hindi ko nabasa yon, sana payapa akong kumakain sa loob ng opisina ko. Kumain na ba siya? Di pa, ma'am. Humingi lang po ng coffee kanina. Palagi na lamang kape. Asidik na ito pa ni Corrado. Thanks, Hazel. Kakain lang ako. Paalam ko. Sa kusina ako pumunta. May malaking malamesa doon sa isang gilid, malayo sa mga oven. Nakapalibot doon ang mga upuan dahil dito kumakain ng mga empleyado. Tatlong ulam sa mesa, isang fish fillet at dalawang magkaibang pagkain. May pulang sauce, hindi ko alam kung menudo pa, kaldereta o afetada. Nalilito ako. Kumuha ako ng kaunting serving kada ulam dahil curious ako matikman lahat. May gravy ang fish fillet kaya nilagay ko yon sa isang mangkok. Patapos na ako na may kung anong kumidit sa aking konsensya. Di pa siya kumakain pero malapit na mag-alauna. Napabuga ako ng hangin at saka naghanda ng isa pang plato. Di naman sa concern ako. Ang akin lang, gusto ko nang matapos para walang akong utang sa kanya. Pagkatapos nito, ayoko na siyang makita. Pit-pit ang dalawang plato ay lumabas ako sa kitchen. Matapos utusan si Talia, nabigyan kami ng iced tea at tubig. Masyado na kasi yung marami para dalhin ko. Dahan-dahan ako naglakad palapit sa kanya. At bawat hakbang ay parang palayo ng palayo ang kaluluwa ko. The urge is back out, sister. But I decided just continue walking. Okay, just one lunch. Pagkatapos nito, babalik na sa normal ang lahat. Tumikim ako para mukha ang atensyon niya. Hindi naman ako nabigo dahil agad siya nagtaas ang tingin. Diretso sinalubong ang mata ko. Agad na naging malikot ang mata ko dahil sa biglang pagsito ng aking puso. Marami pang tinang pagkain. Kaya, dinalhan na kita. Diretso sabi ko. His jaw dropped. Nitala siya na patunga nga sa akin. Kaya tumikim ako ulit at nanatiling nakatayo. Hawak-hawak ang tray ng pagkain. Kung ayaw mo, it's fine. Gusto ko lang naman na matapos na para wala akong utang sa iyo. What are you saying? He asked in a very usual high pitch. Pasimple akong tumingin sa paligid at ilang mata ang nahuli ko nakamasid sa amin ng pasimple. Huwag kang sumigaw dyan. Nandito ako sa harapan mo. Iritado kong puna, tsaka inilapag ang pagkain sa mesa. Wala akong pakialam kung ayaw niya na mag-lunch kasama ako. Basta ako ay gutom na at gusto ko nang kumain. Oh, sorry. Sumulip siya sa akin at saka bumulong sa sarili. Right, nagbigbit kin Henry. Sinamsam niya mga papeles sa lamesa at inilagay na lamang yon basta sa tala niyang suitcase. Tumaas ka agad ang kilay ko. Sa pagkakaalam ko, mahal na mahal niyang paperworks at walang mas malaga kundi yun. Bakit ba nagmamadali siyang iligpit? Di naman yung tatakbo. Oh well. Nagkibit balikat ako at pinanood siyang maniobrahin ang laptop. Mailaw pa sa screen pero sinala na lamang niya ng basta at ipinasok din sa suitcase. Shall we eat? I don't know if it's just me or I really saw nervous in his eyes. Tinasan ko siya ng kilay at naunang kuhanin ang plato ko. Ganon din ang ginawa niya saktong pagdating ni Talia nang inutusan kong kumuha na may inom kanina. I saw an amusement smile on Ken Henry's face as he glanced at me. Really, I'm not concerned. Iniisip ko lang na baka mabilaukan ka bigla. Kasalanan ko pa pag namatay ka. Maalas yun sa negosyo. Tuloy-tuloy na sabi ko. Tsaka nginitian si Talia na parang natulala sa akin matapos yung malinig.
Salamat sa iced tea, Talia. Tumangaw-tangaw si Talia at dahan-dahang umalis. Nahuli ko pang pagsulip niya kay Ken Henny bago kami tuluyang iwanan sa lamesa. Bakit ka guilty? Dahil sa tanong na yun ni Kent, ay nabitin bigla sa ere ang kanin na dapat sana isusubo ko. What? Guilty ako? Ibinaba ko ang kutsara at sarcastic ko siyang inisian. You wish. Mangilabot ka nga dyan. Bakit naman ako mag-aalala kung kumain ka na? Your eyes say the opposite. Maliin kong tinigom ang bibig. Tago siya titigan ng maliin. Isang lunch lang to, Ken Henry. Dahil sa utang ko sa'yo. Ani ko na pinagdidiinan ang salitang utang. If you don't owe me a lunch date, you wouldn't come here. He asked in a low, dangerous tone. Malamang. And excuse you, this is a plain lunch, not a date. I smirked to annoy him more. Besides, hindi mo na magugustuhin na makadate ang malanding tulad ko. I'm a slut, right? Mula sa kaninang matigas na expression ay lumambot ang mukha niya at tinignan na ko gamit ang malamlam niyang mata. Ivana, I'm sorry, hindi ko sinasadyan sinabi ko. I look away. No, sinadya mo yun. Imposibleng hindi. Galit ako nun. Ivana, please, you think I'm a slut. Congrats, Mr. Leviste. Now you know. I was just mad, Ivana. Malas akong bumaling sa kanya. Saglit na nakalimutan ang gutom ko. Okay lang sa akin na niloko mo ko. Tapos na yon. Wala nang magagawa ang galit ko. Pero ito, ngayon, malandi ako para sa'yo kasi galit ka. That's unacceptable. Wala kang karapat na magalit at ikaw nagloko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako umalis. Kaya huwag kang babalik na lang bigla sa buhay ko na para pang okay pa din tayo. Physical pain can heal, but emotional damage may not once it is done. So you have to be very careful with our words. He was stunned to even speak. Kaya naman kinuha ko ang pagkakataon na yun para makalis. Nabilis akong tumayo at walang lingon na nagmarcha palayo. Wala ni isang taong sinulyapan habang nadaan ko dahil natatakot ako makita nilang mahina pa rin ako. All the same, Ivana. Fragile, soft, easily get hurt. This stupid me. Dumiretso ako sa labas. Wala ang susi ng kotse, kaya pinara ko agad ang dumaang taxi at doon sumakay pa uwi. Habang nasa biyahe, ay panay ang pagtulo ng luha ko. Wala akong dalang kahit na ano dahil lahat ay nasa aking bag. Nasabi ko na ni sa wakas, nilabas ko na ang kim-kim sa mahabang panahon. Pero bakit masakit? Di ba dapat mas maluwag? Bakit mas sumikip ang dibdib ko? Mimi, okay lang ba ikaw? Tanong ni Kendry nung nakaupo sa aking kandungan. Malapit nandito sa subdivision ang bahay na inuupahan ni Lily. Kaya naman sa kanya ko pinasuyo ang bag ko. Ayoko nang bumalik sa cafe dahil natatakot akong baka nandun pa rin siya. I don't wanna see him ever again. Yes, baby, I'm fine. Kamusta kayo ni Ate Elma dito? Bukas hindi mo na ako papasok sa work. Gusto mo pumasyal tayo? Tanong ko habang sinusuklay ang kulot niyang buhok gamit ang daliri ko. How could I forget him? Kahit hindi ko siya nakikita, isang silyap lang kay Henry para na lang si Kendrick ang kaharap ko. Yes, kay Papi Mimi. Wala pa si Tito Kendrick mo. Nasa Palawan pa. Di ba nakita natin yun sa TV? Punta tayo, Mimi. May sea turtles to na dagat. I just smiled. Unti-unti natutuwid na ang baluktot niyang dila. Hintayin na lang natin si tito mo. Tapos, soon. Kapag good guard ka, pupunta tayo sa Palawan, okay? Shigiki, and show me a thumbs up. KK! Kinabukasan ay nagpunta kaming dalawa sa mall para mamasyal. We ate and play. Kenji being energetic as she is, pagod na pagod ako kakasunod sa kanya. Umupo ako sa isang bench kung saan tanong kong anak na naglalaro kasamang isang bata hindi nalalayo edad sa kanya. Nagpalaro sila sa slide at pool na puno ng mga bola. Kanina sa mga kotse-kotse kami sumakay, hindi naubusan nila kasi Candy. Samantalang ako ay parang gutom na ulit kahit kakatapos lamang namin kumain ng giant burger. Ang kalahati pa ng kay Ken ay ako ang umubos dahil ayaw niya na.
Mimi! Tinig ni Candy habang kumakaway-kaway sa akin. I waved back and mouthed, I love you. Seeing my daughter giggled and clapping glee, made me realize that it is worth the pain. Lahat ang pinagdaanan ko sa past, baliwala kasi dumating siya. Kenji Vanessa, my angel. Gabi na kami umuwi. Literal na maghapon kaming wala sa bahay, kaya naman tulog na tulog si Candy nang makarating kami sa bahay. Pinuhat ko siya patungo sa kwarto at hinayaan ng matulog. Tagbaba ko ay nandun pa rin si Elma sa sala, nanonood ng paborito niyang Korean drama. Ang ganda ng bulaklak? Galing sa maliligaw mo? Tanong ko nang mapansin ang malaking bukid na pulang rosas. Ay, ma'am! Kulat niyang bulalas habang sapo ang dip-dip. Ang bilugan niyang mga mata ay mas bumilog pa nang makita ko. Parang nakakita ng multo ah. Biro ko. Naupo ako sa sofa para tanggalin ang sneakers sa suot ko. Alam ko kasing magkakapaltos ang paa ko kapag si Ken ang kasama. Kaya yun ang sinuot ko. Minasahe ko pa yun ng bahagya para guminhawang pakiramdam. Tung katawan ko masakit. Nabuti na lang pala at kumain na rin kami dahil tinatamad na akong kumilos. Para sa inyo po yan, Ma'am Ivana. May pangalan niyo po. Kumunot ang noo ko nang mapasulyap sa bulaklak na yon. Sino namang papadala ng ganyan? May nakasulat na note, ma'am, kaso English eh, tumudugo ilong ko. Anya, bago nagpaalam na babalik sa pinapanood. Inabot ko ang bulaklak at dinalayo sa kandungan ko. I look fresh. Hinanap ko ang note na sinasabi ni Elma. Sorry, can we talk? Walang pangalan pero parang alam ko na kung kanino nang galing. Ano naman pang gusto ng lalaking yun? Nananahimik na ang buhay ko tapos dating siya para manggulo. Sinulyapan ko si Elma na bala na sa panonood. Masyado siyang okupado at malamang hindi na napansin ang pagbabago ng expression ko. Ibinaba kong bulaklak at nagpaalam kay Elma na babalikan si Candy. Di ko alam kung narinig niya dahil nakatulala lamang siya sa TV. Nang makapasok ay tsaka ko lamang naalala ang cellphone. Malamang dead bat yun kaya hinagilap ko ang charger. Pagkabuhay ng pagkabuhay ay pumasok kaagad ang mga messages. Nangunguna ang kay Aileen, dated kaninang madaling araw. Ano naman kayo naisipan ng babae yun? 3 in the morning? Really? Nasa dream lang pa ako ng ganung oras. Aileen, nandito sa Palawan ang kuya mo? I just type yes. Mukha naman nagkita o magkikita sila doon. Ang ibang mensahe ay galing na sa unregistered number. Alam ko si Ken Henry yun, kaya binlock ko agad. Gusto ko mag-warm bath. Pero dahil sa pagod, ay nakatulog na ako sa tabi ni Kenry. We did the same routine the next day. Pagkagising ko, ay ako ang nag-prepare ng almusal naming tatlo. Di pa rin ako pumasok, at imbis na mag-overthink, ay inabala ko na lamang ang sarili sa pagbibake. Nakigulo si Kenry sa paggawa ng cupcake, kaya buong umaga kami sa kitchen. After lunch naman, ay nanatili kami sa playhouse. Dahil mahangin doon, we eat and played. Kakatapos ko lamang patulugi si Kenley na mag-dream ang cellphone ko. Another unregistered number. I accepted the call, thinking it was my brother, but it is somebody else. The last person I want to talk to. So, really block my number? His baritone voice echoed inside my head. Saglit ako natigilan at napasinghap. Of course, he's Ken Henry Leviste. Hindi titigil hanggang hindi nakukuha kung ano ang gusto. Too bad, this is Ivana, the traumatized version. Antipatika mood. I was about to end the call when he spoke again. Don't hang up. Wait. Bakit hindi ka pumapasok? Pinababayan mong cafe. Ivana naman, please, let's talk. Kung ayaw mo pumunta sa akin, ako na lang pupunta sa'yo. Kausapin mo lang ako. Press the end call button and lean against the island counter. Agad kong kinalikot ang telepono para i-block ang number na magtangka na naman siyang tumawag. Saglit ko nakalimutang uhaw dahil nanginginig ang tuhod ko. Paano niya nagagawa yun? Acting like he's still into me when I often saw the news about him and his socially girlfriends. I bet his mom's approved these kinds of girls. Rich, pretty, sexy, and not as problematic as me. I sigh inwardly. What was I thinking? Ano bang pakialam ko sa mga babae niya? It's not like I'm still in love with him. Oh, am I? Hindi ako pinatulog ng isiping yun. Kaya naman, gumising akong parang zombie kinabukasan. Ang talukat ng mga mata ko ay kusang bumabagsak pero naalala ko ang wedding cake na inorder sa amin. I'm sure kaya na yun ni Narili at Nate.
ang bagong pastry chef. Pero may nagtutulak na sa akin para pumasok. Siguro naman wala doon si Ken Henry. It's Monday. Tama nga ako. Walang asungot ang maaligid. Kaya maayos ang naging takbo ng araw ko. Nagsasawa na ako kakablock. Pangatlong number na kaya hinayaan ko na lamang. Nai-text siya kaninang umaga. Bumati at nag-sorry ulit. He's asking if I'm busy so we could talk. Hinayaan ko na lang. Siguro ay natahimik kapag hindi replyan. Ma'am, Italian pasta. Libre ni Sir Nate. Masayang inabot ni Talia ang isang platong puno ng spaghetti at meatballs sa akin. Ang pogi! Sarap jawain nun. Napakabait pa. Plus points hanggang langit. Inilingan ko na lamang pagpapantasya niya. Ikaw talaga? Mag-aral ka muna, babaita ka. Tsaka na ang love light. Nag-financially stable na. Hindi naman lingit sa akin na karamihan ng female employees ay may crush sa bagong pastry chef. Nariban kay Giselle na mainit ang dugo sa lalaki. Kaninang umaga, naabutan ko silang nagtatalo tukos sa kung anong bagay. Ganito lang talaga ako, ma'am. Mabilis ma-attach. Madrama niyang sinapo ang dibdib. I can see my future in his eyes. Aral-aral pa. Pangarap ko na lang maging asawa niya. I just chuckled. My day ended well. Ginugulo pa rin ako ni Ken Henry sa text at tawag pero ni Isay wala akong sinagot. I turned my phone off dahil walang kwentang pag-block sa kanya. Bibili lamang siya ng bagong SIM card at babalik para gulihin ako. Maybe it's time for me to change my number. Ganun pa rin kinabukasan. Pumasok ako sa pag-aakalang wala roon si Ken Henry kagaya ng nakarang araw. Pero papasok pa lamang ako ay tanong na tanong ko na siya sa mesang madalas ang inuupuan. Karat na naman niya ang laptop at inang paperworks. Sa harap niya ay si Groove, ang kanyang secretary. Ang huli ay nakasuit ng 3-piece suit habang si Kent ay tanging puting long sleeve at slack lamang ang suot. Kailan pa sila lumipat ng opisina dito? Nangunot ang noo ko na magtama ang mga mata namin dalawa, malamlam ang kanya at tila pagod. Nag-iwas ako ng tingin at imbis na sa counter dumiretso gaya ng madalas kong ginagawa ay pumasok ako sa opisina para gawin ang ibang paperworks na hindi ko nagawa kahapon. Maybe I'll just ignore him hanggang sa siya na mismo ang kusang lumayo. Winala ko ang sakit na sumisingit sa aking dibdib. That's the right thing to do, Ivana. Ignore him. I rolled my eyes for the ninth time. Nakailang labas at pasok na ako sa opisina dahil hindi ako makauwi. Kent Henry is watching me like a crazy stalker. Iritadong-iritado na ako dahil hindi ako pwedeng umuwi. Tiyak na susunod siya. Palagi pa namang naghihintay si Kendi sa doorway. Tiyak na isang tingin ay malalaman niya at hindi ko hahayaang mangyari yun. Over my drop-dead gorgeous, sexy, awesome, brilliant, and all the good phrases body, nababalikwas ako sa pagkakaupo sa aking swivel chair nang makarinig ako ng tatlong sunod na sunod na katok mula sa nakasarang pinto. Pukas yan! Push the door! Malakas ko sagot. Sunod na lumitaw roon ang takang mukha ni Talia. Kita kong nakapagpalit na siya ng damit dahil hindi na niya suot ang kulay baby pink na staff uniform. Miss, naisala na po namin ang cafe. Magpapaiwan pa kayo? Tanong niya. Oh, shims. Ginabi na ako? No, Talia. May naglilinis pa ba sa kitchen? Talantang tanong ko. Patapos na din po si Nariri. Tumango-tango ako habang hinahagilap ang mga gamit ko. Muli ko isunuot ang blazer na suot ko kanina papasok. Pantakip sa suot kong sweetheart neck tube top. I figured out na malamig pa uwi dahil kagabi pa umaambon. Uuwi na ako, Talia. Mauna na ako sa inyo. Naghihintay na si Kent. Paalam ko habang palabas sa opisina ko. Ang mga staff na naglilinis at nagliligpit ng mga upuan at mesa ay kanya-kanyang paalam sa akin. Ganon din si na Jocelle na namataan ko nagmamap ng sahig. Bye everyone! See you tomorrow! I cheered and left. Halos mapamura pa ako habang nagdadrive pa uwi dahil napansin ko ang isang sedan na sumusunod sa akin. Ang mas nagpalakas ang kabog ng dibdib ko ay ang pamilyar na itsura nun. Hindi siya yung Ivana. Kalma ka lang. Baka kamuka. I tried consoling myself. Malapit na ako sa subdivision namin ay nakasunod pa rin ang peseng sasakyan kaya dali-dali ako nagdial sa aking cellphone. Nakailang ring yun bago niya tuluyang sinagot. Elma? Elma, hello? Yes, ma'am?
Parang antok pong sagot ni Elma sa kabilang linya. Elma, nakatulog ka na? Sorry, naabala yata kita. Wala yun, ma'am. Bakit po kayo napatawag? Hindi po ba kayo makakauwi? Uulan yata po. Noon ko lamang napansin ang malaking patak ng ulan sa salamin ng sasakyan. Halos hindi ko na yung napansin dahil hati ang atensyon ko sa kalsada at kay Elma. Pauwi na ako. Si Ken, gising pa ba? Ay naku, ma'am. Tulog na po. Napagod ka kalaro. Gusto nga maligo sa ulan eh. Bakit po? Wala. Ingat sa pagmamaneho, ma'am. Thanks, Elma. And please, kapag nagising si Kent, wag na wag mong papalabas na sa kwarto. Pauwi na ako. I ended the call and focused on the road. Tama nga si Elma. Madulas na ang kalsada. Bago lumikos sa subdivision namin, ay naipit pa ako ng bahagi sa traffic. Dahil may na-aksidente daw na van sa parting unahan. Nakahinga ako na maluwag na makapasok. Dahil nawala ng sasakyan na kasunod sa akin. Baka na traffic. Si Elma ay nakatayo na sa may pinto, hawak-hawak ang isang malaking payong habang nakasampay sa balikat niya ang isang tuwalya. Dali-dali siya lumapit sa sasakyan nang tumigil ako at halos patakbo kaming pumasok sa bahay dahil sa lakas ng ulan. Pareho kaming nabasa bahagya. She wants to make a cup of coffee for me but instructed her to change and go back to sleep instead. I took a quick shower and then go downstairs to make myself a coffee. Bahagya pa ako nanginig nang tumama ang malamig na hangin sa aking balat. Kaya hinigpitan ko ang pagkakatali ng sedan roba sa aking katawan. Hininaan ko din ang aircon bago ko pumunta sa kusina. Kakatapos ko lamang na magtipla ng kape nang tumunog ang cellphone ko. Hudyat na may nag-text doon. Are you home? I paused and think if I will reply or not. Wala namang sigurong masama. Text lang naman. Yes. Hindi ko pa naibaba ang cellphone ko ay natanggap ko na ang sagot mula sa kanya. Nasa baba ka pa? The kitchen lights are still on. How did you know? I'm outside. Halos may buga ko ang kapeng nasa bibig ko at dahil lutang nga ako, napainom ako ulit ng wala sa oras. Tuloy na paso ang dila ko. Tangin mo talaga, Levis, na patay ka sa akin! Dahan-dahan ko binuklan ang kurtina na nakatakip sa floor to ceiling glass wall sa kusina. Para silipin kung totoo ang sinasabi niya, ngunit hindi ko siya makita. I tied the reply. Liar, wala ka dito ulol. Malakas ang ulan. I'm not lying. Nasa labas nga ako ng bahay mo. Kumalubog na naman ang lintik kong puso. And me, being an inborn, uto-uto, sumilip ako. Nilakihan ko pa nga ang mga mata ko para mas mapaigihan ang paghanap. Malakas kasi ang ulan sa labas at halos yun na lang ang nakikita ko. Napatunga nga ako nang matanaw ang isang sedan sa tapat ng bahay. Kaparehong sedan yun na nakasunod sa akin kanina. At dahil walang bakod ay tanaw na tanaw ko yun. Sabi ko na nga ba. May phone beep once again. Can we talk now? Tapos ang oras ng trabaho mo. I gasp and close the curtain harshly. But I remain standing there, clutching my chest where my heart is banging loud and fast. Ilang ulit ko na nga palang naidahilan sa kanya na hindi ko siya makakausap dahil may trabaho ako. Sana pala kinausap ko na para tapos na, hindi yung pupunta pa dito. I dialed his number at halos hindi pa natatapos ang unang ring ay nasagot niya na agad. Hello, Ivan Nalati? He asked like a fool on the other line. Umuwi ka na. Timbaga kung saad dahil mas naging visible sa pandinig ko marahas sa pagbagsak ng ulan sa bubong. Damn, it's really you, he murmured. Mr. Leviste, sabi ko umuwi ka na. Bukas na lang tayo mag-usap. Mas malamig ka pa sa panahon, he said and laughed. What's wrong with this guy? Kita niya naman yatang malakas ang ulan. May na-aksidente na kanina. What if mangyari yun sa kanya? Kung gusto mo nang mainit, pumasok ka dito. Ipapaligo ko sa iyong kape ko. Ito naman, galit agad. Nag-usap na kasi tayo. Nag-uusap na tayo, ah. Ano pa bang gusto mo? I hissed, annoyed at his childish. Sungit, meron ka ba? I almost cursed him. Nakagat ko lang agad ang labi para mapigilan ang sarili ko. Hindi ako nakikipagbiruan, okay? May bagyo kaya umuwi ka na. Baka mas lumakas pa ang ulan mamaya. Nanahimik siya sa kabilang linya. Ken Henry Leviste. Stop being stubborn, okay? Hindi ka na nakakatuwa, ah. Hindi pa rin siya nagsasalita kay pinatay ko na ang tawag. Padabog akong bumalik sa island counter. Bitbit ang cellphone at tasa ng kape.
Paubos na ang kape nang maisipan ko sumilit ulit sa labas. Nandun pa rin ang sedan. I rolled my eyes in so much annoyance and tried dialing Ken Henry's number that it was out of coverage area. Sinubukan kong tignan ulit, pero makalipas ang ilang saglit ay nanatili pa rin yun sa tapat ng bahay. Inubos ko ang kape at hinugasan kaagad ang mug. Natapos na ako at lahat hindi pa rin ako mapakali dahil panay ang malakas sa kulog. Nag-decide akong silipin si Candy bago matulog. Kung gusto ni Ken Henry na magpakabaliw sa loob ng kotse niya sa gitna ng bagyo, wala akong pakialam. I kissed my daughter before laying beside her. Nanatili namang gising ang diwa ko dahil sa tuwing pumipikit ako ay kung anong-anong nag-flash sa imagination ko. Gaya na lamang na dugo ang katawan ni Ken Henry. Kung uuwi siya, paano kung maaksidente? O kung mananatili sa labas, di kaya matama ng kilat ang kotse niya. Inis ako bumalikwas ng bangon. Umungal pa si Ked na nasagi ko na bahagya. Sorry anak, babatukan ko lang ang tatay mo sa labas. Pitpit ang payo na ginamit ni Elma sa pagsundo sa akin kanina. Ay lumabas ako ng bahay. Halos mapatalon pa ako nang biglang mag-flash ang liwanag ng kidlat kasabay ng malakas sa kulog. I hate storms because it's chaotic and I hate chaos. Malamig ang simoy ng hangin, hindi din sapat ang payong lang, parang hindi ako mabasa. Paiba-ibang direksyon ng hangin, kaya hirap na hirap akong tansyahin ang direksyon kung saan galing ang ulan. Medyo baha na rin, di nang bahain sa subdivision, pero sa lakas ng ulan, hindi na nakakapagtaka kung aabot hanggang tuhod ang baha mamaya. I knock on Ken Henry's window twice, but there's no response. What if suffocate siya sa loob? O di kaya ay sinakal ng multo? What if he's dead? Naiyak na ako nang kumakatok sa bintana. Ken Henry? Ken, huwag kang mamamatay. Shit ka talaga. Hindi ka pa nakikilala ng anak. Oh my goodness, buhay ka? Halos saluhin ko na siya sa loob nang buksan niya ang bahagyang bintana. What are you doing out here? It's called divinity. What are you thinking? Nasungit niyang tanong. My eyes widened as my tears fell immediately. It frustrates me more that I don't even know why the hell am I crying. Eh di wag, dyan ka na! Lumabas lang naman ako para papasukin ka sa loob eh. Sa saglit na pagguhit ang kidlat sa langit ay nakita ang pag-awa ng labi niya. Talaga? Never mind, lumahis ka nga dito! Sigaw ko bago nagmarcha paalis. Ramdam ko ang lamig dahil nabasa na din ang ulan ng pajama ternos suot ko. Sumasabay pa ang malahas na hangin. Everything pisses me off. Malapit na ako sa pintuan ng mahumablot sa akin. Dahilan na muntik ko ng pagkadapa. Ano ba? Bakit ka nangihikit? Galit kong tanong. Tinangka kong pumisik para maalis ang kamay niya sa braso ko. Pero mas pinaigi lamang niya ang paghawak sa akin. Nasasaktan ako! Bitaw nga! Reklamo ko kahit hindi naman. Malamig kasi sa kotse. Baka magkasakit ako. Eh bakit ka nagpaulan? Nagkakasakit ka yan lalo. Uy, concern. I sniff. Parang gusto ko nang umatras ng luha ko. Peste, idiot. Hindi ah. Bakit ako mag-aalala sa'yo? Eh bakit ka muna umiiyak? Napamulagat ako bigla. How the hell did he see that? Bukod sa kidlat na sobrang bilis lang, ay wala nang ibang ilaw. Patakto ng ulan. Heather, namumula yata ding ilaw mo, Ivana. Inirapan ko siya. Umuwi ka na. Nagbago ng isip ko. Bawal ka dito sa bahay. I heard him chuckled. Sungit natin na. Malang ka ba? Eh kung isaksak ko sa itong payong, eto naman, hindi na mabiro. Pasok na tayo. Baka magkasakit ka pa mahal ko. Baby ko, tala na. Tangin ang cringe. But why the hell my heart is beating this fast? Simula na ba ng pagpapatuloy nito sa kanyang buhay? Makikipagbatian na ba si Ivana kay Kent? Ipapakilala na ba niya ang kanyang anak? Ating subaybayan ang kapanabik-nabik na kabanata ni Kent at Ivana sa Love Deal with Bisantipatico. Maraming salamat po!